Pinatunayan ni Elias na siya'y totoong propeta ng Diyos. Ikalabing walong kabanata. Tatlong taon nang walang ulan. Isang araw, sinabi ng Panginoon kay Elias, "Humayo ka at magipagkita kay Ahab, dahil pauulanin ko na." Kaya pumunta si Elias kay Ahab. Malubha ang taggutom sa Samaria. Kaya ipinatawag ni Ahab si Obadiah na siyang namamahala sa palasyo niya. Si Obadiah ay lubos na gumagalang sa Panginoon. Nang pinapatay ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon, itinago ni Obadiah ang 100 propeta sa 2 kuweba, 50 bawat kuweba, at binigyan niya sila ng pagkain at tubig doon. Sinabi ni Ahab kay Obadiah, "Puntahan natin ang lahat ng bukal at lambak sa ating bansa. Baka sakaling makakita tayo ng mga damo para sa ating mga kabayo at mga mola, para hindi na natin sila kailangang katayin." Kaya naghati sila ng lugar kung saan sila pupunta. Agad silang pumunta sa kani-kanilang direksyon. Habang naglalakad si Obadiah, nakasalubong niya si Elias. Nakilala niya si Elias, kaya yumukod siya bilang paggalang at sinabi, "Kayo po ba iyan, Ginoong Elias?" Sumagot si Elias, "Oo, ngayon humayo ka at sabihin mo sa iyong amo na si Ahab na nandito ako." Pero sinabi ni Obadiah, "Huwag po ninyong ilagay sa panganib ang buhay ko kay Ahab, dahil wala naman akong nagawang kasalanan sa inyo. Nagsasabi po ako ng totoo sa presensya ng buhay na Panginoon na inyong Diyos, na walang bansa o kaharian na hindi padadalhan ng aking amo ng tao para hanapin kayo. Kapag sinasabi ng mga pinuno ng mga bansa at mga kaharian na wala kayo sa lugar nila, pinasusumpa pa sila ni Ahab na hindi talaga nila kayo nakita. At ngayon inuutusan niyo po ako na pumunta sa aking amo at sabihin sa kanya na nandito kayo. Paano kung sa sandaling pag-alis ko ay dalhin kayo ng Espiritu ng Panginoon sa lugar na hindi ko alam? Kapag dumating si Ahab dito na wala kayo, papatayin niya ako. Pero Ginoong Elias, mula pa sa pagkabata ako ay naglilingkod na ako sa Panginoon. Hindi niyo ba nabalitaan ang ginawa ko noong pinapatay ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon? Itinago ko ang 100 propeta ng Panginoon sa 2 kuweba, 50 sa bawat kuweba at binigyan ko sila ng pagkain at tubig doon. At ngayon inuutusan ninyo akong pumunta sa aking amo at sabihin sa kanya na nandito kayo, papatayin po niya ako." Sinabi ni Elias, "Sumusumpa ako sa buhay na Panginoong makapangyarihan na aking pinaglilingkuran, na makikipagkita ako kay Ahab sa araw na ito." Kaya pumunta si Obadiah kay Ahab at sinabi sa kanya na naroon si Elias at lumakad si Ahab para makipagkita kay Elias. Nang makita ni Ahab si Elias, sinabi niya, "Ikaw ba talaga iyan ang nanggugulos sa Israel?" Sumagot si Elias, "Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi ikaw at ang pamilya ng iyong ama. Dahil itinakwil ninyo ang mga utos ng Panginoon at sinamba ninyo ang Diyos-Diyosang si Baal. Ngayon, tipunin mo ang lahat ng mamamayan ng Israel para samahan nila ako sa bundok ng Carmel. At papuntahin mo rin ang 450 propeta ni Baal at ang 400 propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezebel." Kaya tinipon ni Ahab ang lahat ng mamamayang Israelita at ang mga propeta sa bundok ng Carmel. Lumapit si Elias sa mga tao at sinabi, "Hanggang kailan pa ba kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang totoong Diyos, sundin ninyo siya. Pero kung si Baal ang totoong Diyos, sundin ninyo ito." Pero hindi sumagot ang mga tao. Sinabing muli ni Elias sa kanila, "Ako na lang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon, pero si Baal ay may 450 propeta. Ngayon, dalhan ninyo kami ng 2 toro. Pagkatapos pumili ang mga propeta ni Baal ng kanilang kakatayin at ilagay ito sa ibabaw ng gatong, pero hindi ito sisindihan. Ganoon din ang gagawin ko sa 1 toro. Ilalagay ko rin ito sa ibabaw ng gatong at hindi ko rin ito sisindihan. Pagkatapos manalangin kayo sa inyong Diyos at mananalangin din ako sa Panginoon. Ang sasagot sa pamamagitan ng apoy
ang siyang totoong Diyos at sumang-ayon ang mga tao. Sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Kayo ang mauna, dahil marami kayo. Mamili kayo ng isang toro at ihanda ninyo. Manalangin na kayo sa inyong Diyos, pero huwag ninyong sisindihan ang gatong." Kaya kinuha ng mga propeta ni Baal ang toro na dinala sa kanila, at inihanda ito. Pagkatapos, nanalangin sila kay Baal, mula umaga hanggang tanghali. Sumigaw sila, "O Baal, sagutin mo kami!" Sumayaw-sayaw pa sila sa paligid ng altar na ginawa nila, pero walang sumagot. Nang tanghaling tapat na, ininsulto na sila ni Elias. Sabi niya, "Sige, lakasan niyo pa ang pagsigaw. Diyos naman siya. Baka nagbubulay-bulay lang siya o nagpapahinga, o may pinuntahan, o nakatulog at kailangang gisingin." Kaya sumigaw pa sila ng malakas at sinugatan ang mga katawan nila ng sibat at espada ayon sa kinaugalian nila, hanggang sa dumanak ang dugo. Lumipas ang tanghali, tuloy-tuloy pa rin ang pagsigaw nila hanggang lumampas na ang takdang oras ng paghahandog, pero wala pa rin sumagot sa kanila. Nagsalita si Elias sa lahat ng tao, "Lumapit kayo sa akin." At nagsilapit ang mga tao sa kanya. Inayos niya ang altar ng Panginoon na nagiba. Kumuha siya ng 12 bato na sumisimbolo ng 12 lahi ng mga anak ni Jacob, ang tao na pinangalanan ng Panginoon na Israel. Ginawa niyang altar ang mga bato para sa Panginoon, at ginawa ng kanal ang paligid ng altar. Ang kanal ay kayang malagyan ng 3 galong butil. Iniayos niya ng mabuti ang panggatong sa altar. Kinatay ang toro at inilapag ito sa ibabaw ng gatong. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao, "Buhusan ninyo ng 4 na tapayang tubig ang handog at panggatong." Matapos nilang gawin ito, sinabi ni Elias, "Buhusan ninyo ulit." Pagkatapos nilang buhusan, sinabi ulit ni Elias, "Buhusan pa ninyo sa 3rd pagkakataon. Sinunod nila ang sinabi ni Elias, at umagos ang tubig sa paligid ng altar at napuno ang kanal. Nang oras na ng paghahandog, lumapit si Propeta Elias sa altar at nanalangin. Sinabi niya, "Panginoon, Diyos ni Abraham, ni Isaak at ni Jacob, patunayan ninyo sa araw na ito na kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod, at ginawa ko ang lahat ng ito ayon sa utos ninyo. Panginoon, dinggin niyo po ako para malaman ng mga tao na kayo ang Panginoon, ang Diyos, at nais niyo silang magbalik loob sa inyo." Dumating agad ang apoy na galing sa Panginoon, at sinunog nito ang handog, ang gatong, ang mga bato at ang lupa, at natuyo ang kanal. Nang makita ito ng lahat ng tao, nagpatira pa sila at sinabi, "Ang Panginoon ang siyang Diyos! Ang Panginoon ang siyang Diyos!" Iniutos agad ni Elias sa mga tao, "Dakpin ninyo ang mga propeta ni Baal. Dapat walang makatakas sa kanila." Dinakip ang lahat ng propeta ni Baal at dinala nila Elias sa lambak ng Kishon at pinagpapatay. Sinabi ni Elias kay Ahab, "Humayo ka, kumain at uminom, dahil paparating na ang malakas na ulan." Kaya humayo si Ahab para kumain at uminom. Pero si Elias ay umakyat sa bundok ng Carmel at nanalangin, na nakaluhod at nakayuko sa lupa. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang utusan, "Umakyat ka at tumingin sa dagat." At sinunod ito ng utusan. Pagbalik niya kay Elias, sinabi niya, "Wala po akong nakikita." 7 beses na sinabi ni Elias na bumalik siya at tumingin. Nang 7th pagbalik niya, sinabi niya kay Elias, "May nakita po akong ulap na maitim na kasinlaki ng palad ng tao na pumapaibabaw mula sa laot." Kaya sinabi ni Elias, "Humayo ka at sabihin kay Ahab na sumakay siya sa kanyang karwahe at umuwi bago pa siya maabutan ng ulan." Di nagtagal, dumilim ang langit dahil sa makapal na ulap. Umangin at umulan ng malakas, at sumakay si Ahab sa karwahe at pumunta sa Jezreel. Pinalakas ng Panginoon si Elias. Ibinigkis niya sa baywang ang balabal niya at tumakbo.
at nauna pa kay Ahab papunta sa Jezreel.